Pilipinas. 2 days later, nakakapanibago ang muling umapak sa Pilipinas. Malayong malayo sa Singapore, na-miss ba niya ang lugar na ito? Oo, sobra. Kahit saan pa yata siya mapadpad, wala pa ring makakapalit sa puso niya sa bansang sinilangan. Philippines will always be her home. Mama, what is that? That's called a padyak, anak. Sakay tayo niyan, Mama. Natatawa siya sa anak, o mandar na naman ang nakatagong adventurous side nito. Sigurado siyang di sa kanya nakukuha ni Sia ang ugaling ito. Minana nito sa ama. Napatingin siya sa anak na nakatanaw sa labas ng bintana. Uhok lang naman yata ang nakuha ng anak sa kanya. Lahat ng features nito, magmula sa kapal ng kilay, sa hugis ng ilong, at labi, these are all James. Hugis ng mukha siguro kanya pero ang mga abuhin nitong mga mata, di maipagkakailang anak ito ni James. Sila kaya ni Stella, ilan kaya ang naging anak nila? Napabuntong hinga siya. Ilang ulit ba niyang sinabi sa sariling kakalimutan ang lahat? Nang umalis siya ng bansa, ay kasama niyang iniwanan ang mga hinanakit, pero heto na naman siya. Pumabalik sa masakit na nakaraan. Napukaw ang pagninilay-nilay niya nang bigla na lang magpreno si Jose. Muntika na silang sumugsob ni Sia sa sandalan ng upuan sa unahan nila. Mabuti na lang at nayakap niya, ito. Dali-daling tinanggal ni Jose ang seatbelt, at umibis ng sasakyan. Mula sa backseat ay tanaw niya itong lumapit sa sasakyang muntikan. Na nitong mabangga, itim at makintab na makintab. Problemado ang mukha ng binata, na tila nagpapaliwanag sa kung sino man ang nasa harapan ng manibela ng magarang kotse. Hindi bumaba ang naturang driver. Pagkus ay lumitaw ang brasong nababalutan ng itim na manggas at kumumpas. Ewan niya but the moment she saw that arm, something inside her chest crunched. Pumundol ang hindi maipaliwanag na kaba, na kahit nakapasok na si Jose sa kotse, ay hindi niya maiaalis ang paningin sa sasakyang manonyebra na nang nagmamaneho, at dumaan pa sa tapat nila. Odd. Mabuti na lang at makwento si Jose. Na-divert ang atensyon niya. So, see here we are. Ibang-iba na ang dating apartment ni Lynette. Renovated na iyon. Dito na naninirahan sina Nanay Mabel at Jose na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Ito na ba ang apo kong si Sie? Si Nanay Mabel ang nag-alaga sa anak niya noong pumapasok siya sa community hospital sa Bulacan, kaya ganoon ito ka-attached sa anak niya. Napapangiti na lang siya, habang buong panonibik na niyakap ng matanda ang bata. Joy, iakyat mo ito sa silid ng ate Lynette mo, ang mga gamit nila ni Sia ang tinutukoy ni Nanay Mabel sa anak na si Jose. Nakakatuwa si Nanay Mabel, at parang fiesta ang mesang nadatnan niya sa kusina. Nakahain ang mga paborito niya. Isa ito sa mga bagay na nami-miss niya sa matanda. Inaalagaan siyang parang tunay na anak talaga. He didn't understand how he felt. Habang nagmamaneho palayo mula sa sasakyang nakangkwentro, ay hindi niya maalis sa utak niya ang batang sa loob niyon. Tumingin pa sa gawi niya ang paslit. Hindi niya nasilayang mabuti ang mukha nito, pero sumikdo ang dibdib niya. Bigla na lang. It had been a very long time since he felt like this. There was only one person could make him feel both anxious and excited. Gusto niyang hamalakhak. Isang batang paslit pa talaga na hindi man lang klaro sa kanya ang mukha, ang magagawang maapektuhan siya ng ganito. Misery after misery. Never ending pain. Labis na pangungulila. Ganito na lang ang alam niya. Sir, Mr. Carvajal is on the line. Mula sa pagkakatutok sa labas ng glass wall, ay naupo siya sa harapan ng desk. Sinagot si Wade. Hey, any problem? Grabe ka. Problema kaagad ang sinasalubong mo sa akin. He chuckled. Tumikwas ang gilid ng bibig niya ngunit hindi umaabot sa mga mata ang kanyang ngiti. Sigurado niyang ganoon din si Wade. They were both men of their prime. Alphas in their own ways. Yet, langang and broken. Do I sense loneliness? As always, amin niya. Any news about her? Balik tanong niya. Puntong hininga ang narinig niyang sagot ni Wade. Are we cursed, Lake? We have Midas, touch in business, but we can never get a grip on our women. Nagagawa pa ring pumailan lang ng pait sa kabila ng masiglang boses nito. Pilit na pinasiglang kagaya niya. We must meet for a drink, Jay.
Sometime at hayaan na muna natin ang negosyo. Maybe, we should. Pareho silang matayog ni Walter, subalit sa kabila ng lahat ay hindi nila makuha-kuha ang tunay na hinahangad ng mga puso, the women of their desire. Napadako ang paningin niya sa nag-iisang frame sa loob ng kanyang opisina. The woman in the picture had that shy smile on her face. The smile that captured his heart. That lovely face. That never failed to make his heart race faster. Patrice. Matapos kumain ay namahinga muna sila ni Sia ng isang oras, at umalis ng muli. Tutungo sila sa burol ng Tito George ngayon. Sigurado siyang magtataka ang mga ito, kapag nakita ang anak niya. The thought added her anxiety. Pero alas 4 pa lang naman. Hindi pa gaanong maraming tao sa funeral home na pupuntahan nila. Salamat kay Neri, at lahat ng detalye ay nakuha niya. Pati na kung saan ang funeral home. Mama, sino po siya? Turo ni Sia sa larawang nasa labas ng silid ng kinahihimlayan ni Tito George. Siya ang Lolo George mo, anak. Karga-karga niya si Sia, habang papasok sa silid. Kumirot ang puso niya ng mismong kabaong nito, ang sumalubong sa kanyang mga mata. Napapaligutan iyon ng maraming bulaklak na nagmula sa kung kani-kanino. Stay here muna ha. Pinaupo niya ang anak malapit sa kabaong. Uusal lang muna siya ng maikling panalangin, para sa nahihimlay na si George. Para na rin niya itong ama. Wala itong ibang ipinakita sa kanya, kundi purong kabutihan. Minsan ngang nag-aaway sila ni Sorry na siya ang kinampihan nito. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga araw na dinadala siya nito sa opisina. One day, magtatrabaho ka dito Patrice. Ang nakakatawa lang ay hindi niya makuhang mangganyo sa corporate life. Hayon at food science ang inaral niya. Iba ang propesyong pinili niya. Patrice. Pamilyar na malambing na boses ang tumawag sa kanya. Ang naluluhang si Tita Beatrice, ang nakatayo ngayon sa kanyang likuran. Walang salitang sumugod ito ng yakap sa kanya. Halata ang panonibig at sorpresa. I never thought I'd see you again. Saan ka ba nagsusuot na bata ka ha? Sinipat-sipat pa ni Tita Beatrice ang mukha niya. Animoy hinanapan ng mali, nangangislap ang mga mata nito. Matagal ka nang hinahanap ni Patrice. Si Sorry na akay-akay sa kamay ang batang lalaking sigurado niyang anak nito. Pinaghalong Terence at Sorry ang habas ng mukha nito, ngunit prominent ang mais na kulay ng buhok ni Sorry. Ariel, say hi to Tita Patrice. Hello po, Tita Patrice. Pinagmano niya ang bata at hinalikan sa pisngi. Ang pogi niya. Naalala ko dati nasa tiyan mo pa lang siya. Sorry, paupuin mo muna si Patrice. Nakakatawa ang mag-ina, na halos nagkasabay pang nahila ang monoblock chair. Sa Singapore na po ako nagtatrabaho, Tita, sorry. Ginamit ko lang ho ang mga naipon kong live credits, nang malaman ko mula kay Nancy ang nangyari. Nancy, yung dating kasambahay. Opo, Tita. And all this time, nasa Singapore ka lang pala. Napatitig si Tita Beatrice kay Sorry. Parang nag-uusap ang mga mata ng mag-ina. Mama, uwi na tayo. Automatikong naaga ang paningin ng lahat ng magsalita ang anak niya. Si Ariel ay kaagad nilapitan si Sia. Hi! Magiliw na bati ni Ariel sa anak niya. Oh my God! Mukhang may magkakagustuhan paglaki nila. Natawa silang lahat sa biro ni Sorry. Kapag kuway sumeryoso ito, at pinakatitigan ang features ni Sia. May bahid ng pangungunot ng noo nito. Is she? Oo, mahinang pagkakasabi niya. Oh my God! Napatikip ng bibig si Sorry. Nananabik namang nilapitan ni Beatrice ang bata, at kinarga at niyakap ng mahigpit. Si Sia nagtataka man ay ngumiti kay Beatrice. She looks a lot like him. Exactly like him. The girl version of him. Hindi siya umimik. Sabi na nga ba at yun ang unang-unang mapapansin. What's your name, baby? Si Sorry na halata ang pagkamangha sa bata. Hinaplos pa nito ang kulot-kulot nitong buhok. Siya po. Magalang. So you, Patrice at nakikipag-eye contact kapag kinakausap. You must have raised her so well. Napangiti na lang siya sa papuri. Patrice, does he? He doesn't have to know. Wala kang balak ipaalam sa kanya. He should know. Tumingin si Tita Beatrice kay Sorry. Si Tito George lang ang tanging pakay ko rito. Nothing else. May pinalidad sa tono niya. But, ma,
Hayaan na muna natin si Patrice. It's her call. Pinukul ng makahulugang titig ni Sari ang ina. Mabuti pa kwentuhan mo na lang kami. Kung ano-ano lang naman ang pinag-usapan nila. Mostly ay ang tungkol kay George. Sa gitna ng pag-uusap nila, ay pansamantala itong tumayo at may tinawagan. Siya naman ay ngingiti-ngiting nakatitig lang kina Beatrice at sa dalawang bata na instantly ay nag-click. Sorry ha, hingin pa umanhin nito nang makabalik sa pwesto. Si Terence. Ah, oo, nasa farm pa siya sa Cagayan. You know, doon na kami naninirahan ngayon. I fell in love with the province, kaya hindi na ako bumalik dito. Bumibisita na lang kami weekly. She smiled. She couldn't imagine seeing Sari living in a farm. Sinong katuwang nina Tito George sa negosyo? May partner naman si Dad. Napatungo-tango siya. Hindi na siya nagtanong kung sino. Ang mahalaga ay nakabangon ang mga ito, mula sa kalupitan ng taong yun. Tingnan mo ang mga anak natin, parang tayo lang dati. Para mawaglit ito sa utak niya, ay baling niya ng usapan. Oo nga, tingin ko, magkakatuluyan ang dalawang yan. Inulit nito ang sinabi. Sorry, masyado pang maaga para sa betrothal, and we know how bad arranged marriage could be. Pareho silang nasuong sa masalimuot na arrangement. Good for Sorry at nanindigan ito. Dumaan ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nila ni Sorry. Kapwa sila may iniisip. Naiisip mo pa rin ba siya? Si James ang tinutukoy nito. I'll be lying if I said no. May koneksyon kami. A living reminder na minsan sa buhay niya, ay naging marupok siya. Ayaw mo bang itanong sa akin how is he? Napangiti siya ng mapakla. Para ano pa, pumabalik na naman ang hinanakit niya. Nagkatinginan sina Beatrice at Sorry. Tila may gustong sasabihin sa kanya, ngunit mas piniling huwag na. Iba na lang ang pag-usapan natin. Ilang minuto pang pakikipag-usap at nagpaalam na sila. Nagbitiw siya ng pangako na babalik kinabukasan. Aagahan niya, tumayo na siya at inagaw si Sia mula kay Beatrice at Sorry. Magpaalam ka na sa Mommy Beatrice at Tita Sorry anak. Niyakap ni Sia ng isa-isa ang dalawang babae. Si Ariel naman ay nakigaya rin at niyakap si Sia. May na-love struck yata. Ang cute lang kasing tingnan ng mga bata. Bakit hindi na lang kayo sa bahay tumuloy? Magtatampo ako kapag hindi ka dumaan sa atin. Nasa bahay kami ng kaibigan ko, tita. Hayaan ninyo ho, bago kami babalik ng Singapore, dalawang gabi kaming matutulog ni Sia sa inyo. Lumiwanag ang mga mata ni Beatrice. Mama, I miss Nanay Mabel na. I think I'm jealous sa Nanay Mabel na yan, animoy reklamo ni Beatrice na humalukip-kap. Pinakawalan na rin sila ng mag-ina. Lula ng sasakyan ni Jose ay inihatid sila pabalik ng bahay. Ngunit kapansin-pansing ang paharurot na paghimpil ng makintab na itim na kotse sa entrance ng funeral home, nang siya namang pag-andar ng sasakyan nila palayo. Tay, kanina ko pa napapansin yung itim na sasakyang yan na sumusunod sa atin ah. Napalingon siya sa sinsabing sasakyan ni Jose. Tinted ang salamin, kaya di niya magawang aninigan ang nasa loob. Ang sasakyan ba ito kanina na halos makagit-gitan ni Jose? Baka naman nagkataon lang, Joe. Simula sa funeral parlor pati. Mukhang ito nga ang kotseng halos banggay na ang entrada ng funeral parlor. Nabalot tuloy ng pagtataka ang isip niya. Katakatakang hanggang sa makarating sila sa bahay, ay nakabuntot iyon. Ang hindi niya maunawaan, ay kung paanong tila may kung anong lumukab na kaba sa kanyang puso. Kagaya na lang kanina, ang mga mata niya ay di mapigil ang sundan iyon nang lumagpas iyon sa bakuran. Tila gustong manuot ng mga titig niya sa tinted na salamin, at aninigan ang nasa loob. Suddenly, the wind blew. Napapikit siya nang tumabong ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha. Gamit ang kamay at hinawi niya iyon. Ang direksyong tinahak kaagad ng sasakyan ang una niyang tinitigan ng muling magmulat. Ngunit maliban sa mga pampasaherong sasakyan, ay hindi na niya natano iyon. Ewan na niya pero may tila bahagi ng puso niya dot ang pinamahayan ng panghihinayang nang di iyon matano. Sa di malamang kadahilanan, kumabog ang puso niya, nang bigla na lamang. Yung pagpintig na iisang tao lang ang nakakagawa. Epektong nabubuhay sa kanya. Kapag nasa malapit ito o di kaya ay tinatitigan siya. No, ipinilig niya ang anumang kakatwang pakiramdam. Coincidence lang. Loyola Memorial Cemetery.
Minsan ang kabutihan ng tao ay nasusukat sa araw ng kanyang kamatayan. Si Tito George ay tunay na mabait, kung ibabase sa dami ng hagpong ng mga taong nakiisa sa araw na inihatid ito sa pinakahuling himlayan. Business associates, mga kamag-anak ay nag-ipunipon sa araw na ito. Higit na mas nakakamangha ang pagdalo ng mga taong walang pagdadalawa nitong tinulungan scholars, mga maralitang sa iisang sabilang walang pag-aalinlang ang sinusuportahan. I never thought that would be this good, Patrice. Seeing all of these people, gusto kong maiyak sa tuwa, si Sorry. Pride ang mababanaag sa mga mata nitong nangangislap sa luha. Alam ko, isa kaya ako sa mga naging recipients ng kabutihang loob niya. Napatingin siya sa mga taong patuloy sa pagdagsa. Tito George had lived a meaningful life, naisip niya. Aalisin na sana niya ang paningin sa mga iyon, nang mapako sa isang lalaking naglalakad papalapit sa umpok ng mga tao. Romeo Villamor, naglamikot ang mga mata niya. Kung nandito ang mga magulang ni James, di malayong naririto rin ang lalaki. Bigla ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo. Nag-iinit ang kanyang batok, at tila isa-isang binubunot ang buhok niya sa anit. Pinamahayan ng iba yung kaba ang puso niya. Instinct told her na yakapin, at kargahin ang anak niya. Tila kasi yun lang ang tanging dapat niyang gawin, Patrice, saan ka pupunta? Ilang hakbang na ang nagawa niya, karga ang siya niya. Yes, she is her siya. Wala siyang balak na ipakilala o ipasilip man lang ito sa lalaking iyon. Sorry, I need to go. Patrice, please. Iniwanan muna nito si Ariel sa katulong na kasama at hinabol sila, Patrice, wait. Sorry, aalis na kami, please. Nauunawaan ni Sorry ang takot niya. Isiniksik niya sa dibdib ang mukha ng anak. Natatakot siyang makita ng mga ito ang anak niya. You can't hide her from them forever, malumanay nitong paliwanag. Hindi pa ako handa, Sorry. At bakit ba naririto sila, ha? Diba galit si Senyora Indira at James sa inyo? Naghalo na ang nginig at iritasyon sa boses niya. Patid niya, ang nakapintang ekspresyon ngayon sa mukha niya ay hindi may pinta. James had to know. Dapat kahapon pa kayo nagkita eh. He is aching to see you, kaya lang mukhang hindi pa akma dahil alam kong kakaripas ka na naman ng takbo. Tumalim ang mga mata niyang nakatitig sa malayong pinsan. Kung banggitin nito ang pangalan ni James, ay para bang magkaibigan ang dalawa. Napagtagpi-tagpi niya ang mga nangyari kahapon, ang reaksyon nito at ni Tita Beatrice, pati na ang itim na kotse kahapon. Sinabi mo sa kanya ang tungkol kay Sia? May halong hinanakit niyang tanong. She felt betrayed. Bakit kailangang pangunahan nito ang mga desisyon niya? Hindi sumagot si Sorry kababakasan pero hindi man lang ng kahit kaunting kaba. Like she was doing the righteous decision she could have. And silence means yes. Bakit? Puno niyang tanong at hinanakit. I'm sorry, Patrice, pero malaki na ang paghihirap ni James. Ang tagal niyang hinintay na makita si Sia. 5 years is enough para sa paghihintay ng isang ama sa noalay na anak. And so I thought na kaibigan kita. Di na niya hinintay ang magiging sagot ni Sorry. Kip-kip ang sama ng loob na buong pagmamadali niyang tinungo ang kinapaparadahan ng sasakyan ng mga kabalyero. Tayo na ho, Ma'am Patrice, hindi pa nagsisimula ang seremonyas. Kaagad siyang pumanhik sa sasakyan. Inayos ang pagkakaupo ni Sia, at kinabitan ng seatbelt sa katawan. Mama, san tayo pupunta? Inusenteng tanong ng anak niya. Wala itong kamalay-malay sa sigalot na naghahari ngayon sa puso niya. Uwi na tayo, baby. Pinalingan niya ang driver. Sige na ho, Manong, please. Dapat pala ay iniwan niya ang anak sa Singapore. Di sana siya nababahala ng ganito. Kahit magharap-harap pa sila ng mga Villamor, ay makakaakto siyang normal. But with Sia around, hindi niya magagawa yun. Naghuhumiyaw ang pagiging Villamor nito, mula ulo hanggang talampakan. Oh, Sia, I love you. Nayakap na lamang niya ang kanyang anak. Love din kita, Mama. Bago tuluyang nakalabas ng gate ng sementeryo ang sasakyan, ay aksidenteng nahadyap ng kanyang mga mata dot ang balto ng katawan na nakatayo sa gilid ng kulay itim na kotseng naraanan nila. Ang porma at tikas, ang tangkad, ang matipunong pangangatawan, at ang gwapong mukha. It was him. Ang kaibahan lang ay matitiim na titig ng mga mata nitong nakasunod sa sasakyang kinalululanan nila.
On top of everything, his gaze found its way to her heart. That familiar beat, naruroon na naman na pakiwori niya, ay lulukso na sa kinalalagyan ng puso niya. Kumalabog na di niya mapigil. Hanggang ngayon ba, James? Tinted man ang salamin, ngunit bumabaon sa kanyang kaibuturan ang mga titig nito. Tumutupok sa kanya. Kung galit man nakasungaw sa magandang pares ng mga matang iyon, ayaw niyang bigyang halaga. Lisa lang ang alam niya, nahubaran na ang katotohanang pinipilit niyang itago, mahihirapan na siyang magkaila pa. Ang dali naman ninyong umuwi. Nagmano muna siya kay Nanay Mabel. Nay, pakibantayan ho muna si Siha. Aalis lang muna ako saglit. Saan ka pupunta? At bakit balisa ka? Magpaparibok ho muna ako ng tiket namin ni Siha, Nay, pabalik ng Singapore. Nagtaka ang ginang. Isang linggo kayo dapat na mananatili dito, di ba? Hindi ba at pupunta pa tayo ng Bulacan? Di ba at sa mga kabalyero ka pa ng 2 gabi bago ka umuwi ng Singapore? May emergency lang ho, Nanay. Gustuhin man niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit pakiwori niya ay nauubusan siya ng oras. Tila daluyan nga ng hangin sa katawan niya, ay temporaryong nagsarado. Ang hirap lang ng sitwasyon niya. Humalik muna siya sa anak bago tuluyang umalis. Mahigit 1 oras lang naman siyang nawala. Kapag umaalis siya sa bahay, at naiiwan si Siha ay hindi siya mapakali, hanggang hindi nakakasama uli ang anak. Dumaan muna siya saglit sa isang chain ng Jollibee, at ibinili ng pagkain ang anak. Nasa bungad pa lang siya ay tanaw na niya si Nanay Mabel. Aligaga ito at panay ang palakad-lakad sa tapat ng pinto, habang nasa sapaw ng likod ng palad ang noo. Patrice, bakit ngayon ka lang? Si Nanay Mabel na halos mangiyak-ngiyak nang sumalubong sa kanya sa gate ng bahay. Si Siha may kumuha sa kanya. Nabitawan niya ang hawak na supot ng pagkain. Direktang bumagsak iyon sa sahig. Wala na sa isip niya kung natapon man ang lamang pagkain ng sisidlan. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay si Siha. Sino ho? Pagaman alam na niya kung sino ang magkaka-interes na kunin si Siha. Ama raw niya, James, mahina niyang usel. Frustrated na naihilamos niya ang kanyang 2 palad sa mukha, at parang batang napaupo sa wicker seat sa hardin at umiyak. Bakit ho ninyo hinayaang kunin ng taong yun ang anak ko, Nay? May dalang 2 pulis at tinatakot ako ng kidnapping. Mukhang mayaman, nasindak ako. Ang mga luha niya ay walang patid sa paglandas. Nag-uunahan ka agad. Basta, nag-iwan ng note. Pinahid niya ang mga luha sa nanlalabong mga mata, at binasa ang laman ng kapirasong papel na inipit nito sa bulsa ng duster. It's about time I take back what is mine. If you want to see her, meet me tonight at 7. You know where to find me. Come alone. Napahagulgol siya. Kilalang kilala niya ang sulat kamay na iyon. May riin ang bawat pagkakasulat na halos bumaon na nga sa likod ng papel ang gamit na tinta. James, bakit? Kinuha ni James ang anak niya. Sa yaman nito, kapag dinaan sa legal na proseso ang lahat, paniguradong matatalo siya. Pwede rin itong daanan sa sapitan na paraan ang ninanais nito. James is more than capable of doing horrifying things. Kinulong nga siya noon. Umakyat siya sa silid niya, at pitang-padapang nahiga sa kama. Di mapatid ang pag-iyak niya. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Sina Nanay Mabel at Jose ay hindi malaman ang paraang mapapagan ng kalooban niya. Ang bigat sa pakiramdam. Hanggang sa dumating ang takdang oras. Di na niya pinagkaabalahang ayusin ang sarili, at agad na nagpahatid kay Jose sa bahay ni James. Alam niyang mamumugto ang mga mata, wala na siyang pakialam pa. Ang mahalaga lang sa kanya ay makuha muli si Siha.